Tunghayan natin ang hinggaling ng bawat kalahok dito lang sa Italintalong Masbatenyong Pilipino. Tuot ang kasaysayan ng Pilipinas at Japan. Sa kalagitnaan ng World War II, ay sinakop ng mga pwersang Hapon ang bansa ito mula 1942 hanggang 1945. Sinakop ng Japan ay nagdulot ng maraming trahedya sa bansa. Libo-libong Pilipino ang nagbuwis ng buhay kasama ang mga sundalong nadamay sa death march. Ang Maynila rin ang ikalawang pinakamatinding na pinsalang kabisera noong World War II. Ngayon ang pagtatapos ng gyera ay ang pagbangon ng Japan at ang pagsisigaw nitong ayusin ang nasirang relasyon ng mga karatig bansa sa Asia, kasama na rin ang Pilipinas. Marami pa rin isyong dulot ng digmaan na hindi pa nareresolba sa pagitan ng dalawang bansa, gaya na lamang ng issue sa comfort women, ay masasabing naging mas maayos ang relasyong Pilipinas-Japan pagkatapos ng digmaan. Ang pananakop ng Hapones ay ang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan nilusob ng emperyo ng Hapon ang Pilipinas sa dating tinatabanan o nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Habang nagaganap ang ikalawang digmaang pandaigdig, binomba ng hukbo ng mga sundalong Hapones ang Pilipinas noong Desyembre 8, 1941. Naganap ito isang araw pagkaraang bombahin ng mga Hapones ang Pearl Harbor, Hawaii at Estados Unidos. Pagkaraan ng mga ilang linggo, umatras si na General Douglas MacArthur na kasama ang pamahalaan ni Manuel Alcazar na noon ay nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. Pasok na militar ng Hapon ang Maynila noong Enero 2, 1942. Sumuko ang bataan sa pwersa ng mga Hapones noong Abril 10, 1942. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones ang tinatawag na Marcha ng Kamatayan, papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa Kapas sa lalawigan ng Tarlac. Noong Oktobre 1944, nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Hapones nang lumapag ang mga pwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte. Naproklama bilang bagong Pangulo ng Pilipinas sa Sergio Osmeña nang mamatay si Manuel Alcazar. Malakas na nabomba ng mga sundalo ng Estados Unidos ang Manila noong Pebrero 1945. Nasukol ng mga Amerikano ang mga pwersang militar na General Homa sa lalawigang Bulubundukin o Mountain Province. Napilitang sumuko noong mabigo ang mga ito sa itinatangkang pagtakas. Pinatatag ng dalawang bansa ang ugnayan sa pamamagitan ng kasunduang pangkabuhayan, pang-edukasyon, pang-kultura at pang-kalakalan. Napagbuti ang ugnayan Pilipinas at Japan na mapagtibay ng dalawang bansa ang reparation agreement noong Mayo 10, 1956, kung saan napagkasunduan bayaran ng Japan ang Pilipinas sa mga pinsalang idinulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, pakikipag-ugnayan sa mga bansang maunlad. Nagpaabot ng pagbati ang Malacanang kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe matapos manalo sa eleksyon ang kinabibilangan niyang Liberal Democratic Party. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, tiwala siyang patuloy na tatatag-ugnayan ng Pilipinas at Japan, particular na sa aspeto ng ekonomiya. Umaasa rin ang palasyo na mas tatatag pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa mga susunod pang taon. Naniniwala ko na totoong magkaibigan ang Hapon at Pilipino. Tinatangkilik din ng mga Pinoy ang kanilang produkto gaya ng mga sasakyang pangdagat, panghimpapawid, at kotse man o motorsiklo. Maging ang kanilang kasuotan, pagkain at teleserye na talaga namang kinahihiligan lalo na ng mga millennials sa ngayon.